Marami tayong hindi alam. Pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na nang pasimula ng martial law ay naglabas ang Pangulong Marcos ng General Order No. 2-A kung saan inatasan niya ang Secretary of National Defense na arestuhin at ikulong ang mga taong gumagawa ng krimen in connection sa insurrection at sa rebellion. Bukod dito ay tinarget din ng mga militar ang mga involved sa mga krimen laban sa society at sa gobyerno gaya ng kidnapping, robbery, carnapping, smuggling, gun running, drug trafficking, tax evasion, price manipulation at marami pang iba. Marami ang natakot dahil baka doon mag-take over na ang military sa buong bansa. Pero sinabi ni Marcos na hindi naman ganoon ang intensyon niya. Ipinasara ng militar ang lahat ng mga istasyon ng radyo at telebisyon. Gayun din ang paglabas ng dyaryo. Kasama rin ang mga vital utilities ng industriya. Ang Manila Electric Company, Philippine Long Distance Telephone Company at ang Iligan Integrated Steel Mills sa Mindanao. Pinagbawal din ang mga public meeting at assemblies, lalo na yung mga labor strikes. Nagkaroon din ng travel ban sa lahat ng Pilipino, pwera na lamang sa mga mag-i-immigrate sa ibang bansa. Ipinasurrender din sa publiko ang lahat ng mga firearms na mayroon sila. Nagkaroon ng mga raid para makumpiska ang mga firearms ng mga sibilyan. Nakasamsam ng halos kalahating milyong mga firearms. Kasama rito ang mga armored vehicles na pag-aari ng mga private armies ng mga politiko. Ang lahat ng mga ito ay nangyari sa unang pagbulusok ng martial law. Alam mo ba na para ma-justified ng Pangulong Marcos ang martial law, sinabi niyang paraan niya ito para palitan ng lumang lipunan na isang corrupt na lipunan na pinamamahalaan ng mga oligarchs lamang. Kaya naman talatan niya ito ng new society o bagong lipunan. Ina-emphasize ni Marcos ang pagkakaroon ng disiplina at pagiging makabayan. Ginamit ang mga slogan na sa ikauunlad ng bayan, disiplina ay kailangan at isang bansa, isang diwa. Ang mga slogan na ito ay laging ipinapaalala ng media na kontrolado rin ng gobyerno. Sa panahon ito ay naging disiplinado ang karamihan. Mga sundalo at Philippine Constabulary ang laging mga nasa eksena. At bilang isang tagapagpatupad naman ng batas na mga panahon ngayon, ay dapat ay maayos at kagalang-galang ang iyong itsura. Kahit isa kang traffic aid lamang, naka-uniforme ka dapat at maayos ka para ikaw ay igalang. Hinuhuli rin ang mga lalaking may mahabang buhok at ginugupitan on the spot ng mga sundalo. Ang jaywalking ay mahigpit na ipinatupad. Ang mga magnanakaw ay agad naman nakukulong. At nagkaroon din ng curfew mula 12 midnight hanggang alas 4 ng umaga. Alam mo ba na sa panahon ng martial law ay matindi ang parusa sa mga kriminal? Si Lim Sing, isang heroin dealer, ang na-execute at na-firing squad. Dahil nga sa tindi ng parusa at sa higpit ng gobyerno, bumaba ang krimen at naging masunurin sa batas ang karamihan. Dahil dito ay pinuri ang dating Pangulong Marcos ng The American Chamber of Commerce na humiling din na sana'y maging successful ang martial law ng administrasyon ni Marcos. Sa pagkakaroon ng martial law ay lumaki ang bilang ng mga militar. Mula sa pwersang 50,000, ito ay lumobo sa 250,000 na sundalo. Inalis ni Marcos ang kontrol ng kapulisan sa local officials at gumawa ng National Police Force kasama ang Philippine Constabulary. Dahil dito ay nagresulta ito ng militarisasyon sa kapulisan. Dahil ang mga constabulary ay pinamumunuan ng mga graduates mula sa Philippine Military Academy. At ang National Intelligence Coordinating Agency naman ay binabantayan ang galaw ng mga kalaban ng Estado. Alam mo ba na ang militar din sa panahon ng dating Pangulong Marcos ay lumaban sa mga rebelde sa Mindanao at sa Sulu? Mahigit 120,000 individual ang namatay sa gera laban sa mga Moro National Liberation Front. Matitinding labanan ang naganap sa Marawi at Buldon noong 1972. Ang hulo ay sinunog ng mga MNLF noong 1974. Hanggang sa magkaroon ng negosyasyon sa pagitan ng MNLF at ng Philippine government na nagresulta naman sa Tripoli Agreement ng taong ding iyon. Kung saan ang gobyerno ay nakipagkasundo na lang na mag-grant lang ang autonomy sa mga nasabing areas ng Mindanao at Sulu. At sa laban naman sa mga komunista ng ating bansa, ang mga intelligence operatives ay inaresto ang mga NPA na pinamumunuan ni Bernabe Boscaino
noong August 26, 1976. At itong si Jose Maria Sison na pinuno ng Communist Party of the Philippines ay nahuli rin ng sumunod na taon. Nagkaroon ng Civilian Home Defense Force o CHDF na binuo ng militar laban sa mga rebelde. Ang CHDF ay dumami ng halos 40,000 na katao. Kaya nga lang karamihan sa mga naging miyembro nito ay nasangkot sa napakaraming human rights violations. Ang military, constabulary at ang CHDF ay na-involve sa libo-libong di maipaliwanag na pagkawala at pagkamatay ng mga kalaban ng gobyerno. Ang tumaas na bilang ng human rights violations ay nakarating sa Democratic Administration ni US President Carter. Kaya nagpadala ito ng tao sa ating bansa para mag-imbestiga. Pero di naman nagpa-apekto ang administrasyon ng Pangulong Marcos sa panghihimasok ng mga Amerikano. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!